Matagal na tayong nagkakaroon ng katanungan. Kumakalat na nga ba ang Gaza War? Nagkaroon ng mga false alarms sa nakalipas na ilang buwan. Ngunit ito ay maaaring totoo. Ang Israel at ang Hezbollah ay papalapit sa digmaan at ang nag-trigger at kung ano ang nangyari noong nakaraang linggo. Isang trahedya ang naganap sa Golan Heights. Ang Golan Heights ay isang mabatong talampas sa southwestern Syria. Ang lugar na ito ay nakuha ng Israel matapos ang Arab-Israeli War noong 1967 at ngayon ay kontrolado na nila ang rehiyong ito. Isang lungsod sa Golan Heights ang inatake noong nakaraang linggo. Hindi isang military site, hindi isang industrial facility, kundi isang football ground. Araw ng Sabado noon, kaya naglalaro ang mga bata doon at 12 sa kanila ang napaslang ng rockets. Ulitin ko, 12 bata ang namatay sa pamamagitan ng isang rocket strike habang naglalaro ng football. Ang kanilang libing ay ginanap kinabukasan. Libo-libong residente ang nagtipon upang magbigay galang. Alam ba natin kung sino ang may gawa nito? Sinisisi ng Israel ang Hezbollah sa Lebanon. Ngunit hindi inamin ng grupo ang responsibilidad. Ayon sa Hezbollah, binomba nila ang Golan Heights. Ngunit hindi nila pinunterya ang football field. Hindi nila ito magagawa. Maraming eksperto sa militar ang nag-imbestiga sa rockets. Ayon sa mga eksperto, ang mga labi ng rockets na pinaputok mula sa Lebanon at Syria ay pareho ng ginamit sa Golan Heights. Kaya naman, binabalak ng Israel ang isang paghihigante. Binisita ng kanilang mga top defense official ang lugar ng pag-atake at nangakong pagbabayarin ang Hezbollah, ang proxy ng Iran sa rehiyon. Ang Hezbollah ay hindi mapapawalang sala para sa kaganapang ito. Kahit na sa mga walang katotohanan na pagtanggi ay sasagutin nila ang malaking halaga at babayaran nila ang isang mabigat na presyo para sa kanilang mga aksyon. Ang tanging tanong ay kung paano pagbabayarin ng Israel ang Hezbollah. Nakagawa na sila ng mga drone strike. Dusi-dusi ng target sa southern Lebanon ang natupok. Ngunit ang pag-aalala ay maaaring hindi titigil ang Israel doon. At makikita mo na ang pag-ataking ito ay nagkakaisa ang mga politiko sa Israel. Mayroon silang mga pagkakaiba sa Gaza. Ngunit sumasang-ayon sila sa isang ito na ang Hezbollah ay dapat turuan ng leksyon. Siyempre, ang ilan ay nagmungkahi ng mga radikal na hakbang. Gusto ng ministro ng pananalapi ang pinuno ng Hezbollah. Ang National Security Advisor ay nananawagan para sa digmaan at sinabi ng isang oposisyon na wasakin ang Beirut upang makuha mo ang damdamin sa Israel. Ngunit ang huling desisyon ay nasa kamay ni Benjamin Netanyahu. Binigyan siya ng kalayaan ng gabinete. Dito siya makakapagpasya kung ano ang magiging tugon ng Israel. Kung ito ba ay isang ganap na digmaan o ito ba ay isang limitadong target lamang. Ang mundo ay naghahanda para sa parehong mga airlines sa pagkansila ng mga flight papunta at mula sa Beirut. Nagawa na ito ng Air France at Lanza. Kaya may ilang Turkish carrier sa mga bansa ay naglalabas din ng mga payo sa kaligtasan. Hinihiling ng Germany sa mga kababayan nito na umalis sa Lebanon. Ang US naman ay humihiling din sa mga mamamayan na muling isaalang-alang ang paglalakbay at hinihiling ng India sa mga mamamayan nito na mag-ingat ng malinaw na lahat sila ay natatakot sa isang pag-atake at ito ay isang tunay na posibilidad sapagkat ang Israel at Hezbollah ay nagpalitan na ng putok mula noong Oktobre ng nakaraang taon. Ang Hezbollah ay pumatay ng 22 Israeli at ang Israel ay pumaslang ng 350 Hezbollah fighters. Ngunit ang mga ito ay limitadong target na pag-atake. Maaari ba itong sumabog ngayon sa isang ganap na digmaan? Magugustuhan ito ng pinakakanang mga kalyado ni Netanyahu. Marahil ganoon din ang punong ministro dahil pahahabain ito ang kanyang oras sa panunungkulan.
Ngunit ang ilang bahagi sa mundo ay nag-aalala. Tingnan mong maigi, ang Hezbollah ay hindi katulad ng Hamas. Mayroon itong 100,000 mandirigma, 150,000 rockets at missiles, at matinding karanasan sa digmaan. Kaya kapag pumutok ang buong digmaan sa Lebanon, hindi ito magiging madali para sa Israel. Ang kanilang mga kalyado ay hindi nakasakay sa Estados Unidos. Halimbawa, sinabi ni Anthony Blinken na ayaw nilang matunghayan ang paglala ng salungatan. Ang US ay nakikipag-usap sa gobyerno ng Israel at muli nilang binigyan din na tama na ipagtanggol ang mga mamamayan nito at ang kanilang determinasyon na tiyakin na magagawa nila iyon. Ngunit hindi rin nila nais na makitang lumaki ang hidwaan na ginagawa nila. Hindi ito gustong makita ni Blinken. Ang army ay hindi matutuwa kahit na sinong top generals na gusto ng isang post-war plan para sa Gaza. Ngunit hindi ito kayang bigkasin ni Netanyahu. Kaya ang Israel ay lalong pinaigting ang operasyon sa Gaza. Sa kontekstong iyon, ay handa na ba silang harapin ang Hezbollah upang magbukas ng pangalawang harapan? Ito ay isang peligrosong ideya dahil ang labanan sa Gaza ay nagpapatuloy pa rin. May ilang mga bagong manlalaro na ngayon ay gustong makisali. Ang tinutukoy ko ay tungkol sa Turkey President. Si Erdogan ay nagpapahiwatig ng direktang intervensyong militar. Ayon kay Erdogan, kailangan nilang maging napakalakas upang hindi magawa ng Israel ang mga katawa-tawang bagay na ito sa Palestine, kagaya ng pagpasok nila sa Karabakh, tulad ng pagpasok nila sa Libya. Magagawa nila anuman ang naisin, kaya walang dahilan para hindi ito gawin. Sinasabi ni Erdogan na maglalagay siya ng mga sundalong Turkes sa Gaza. Alam natin ang unang reaksyon. Si Erdogan ay si Erdogan. Subalit ang Turkey ay miyembro ng NATO, ikalawang pinakamalaking militar sa history of operation sa Syria at Iraq, maging sa Libya. Kaya naman, hindi maaaring baliwalain ang mga banta ni Erdogan. Binalikan ito ng Foreign Minister ng Israel. Si Erdogan ay ikinukumpara niya kay Saddam Hussein. Kaya ang pag-aalala ay totoo na ang Israel ay maaaring mahuli sa isang multi-front na digmaan. Ang timog ay isang war front na kapag pumasok ang Turkey ay siguradong lalala ang digmaan. At sa hilaga ay mayroon ding Hezbollah, isang mabigat na puwersang panlaban. At huwag kalimutan ang mga mandirigma sa Syria na sila ay pinupunduhan at armado ng Iran. Kung kinakailangan, ay maaari rin silang sumali sa labanan. At sa wakas, ay mayroon ding Houthis sa Yemen. Nagpapaputok na sila ng mga rocket sa Israel. Kung matatapos ang digmaang ito, asahan mong sasabak sila para tuluyang lumaban ang Israel sa apat na magkakaibang larangan. Siyempre, hindi maaaring tumayo ang US at panoorin iyon. Kaya maaaring masangkot ang Washington. Kung ang pag-uusapan ay iyon at bilang tugon ay maaaring masangkot ang Iran. Kaya naman, ang mga susunod na araw ay magiging napakahalaga. Ang mga mata ay na kay Netanyahu, kagaya ng 7 ng Oktobre, hindi siya nagpakita ng pagpigil sa 308 araw ng digmaan na ito. Maraming salamat po sa inyong suporta at umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video, ay mag-iwan lamang po ng like at mag-subscribe at mag-komento na rin kung ano sa inyong palagay. Totohanin kaya ni Erdogan ang mga banta nito laban sa Israel? Handa na ba silang harapin ang digmaan para sa Israel? Ano man ang iniisip mo, sabi ka kong marinig ang inyong komento. Hanggang sa muli, El Profesor.